Ang topic natin ngayon ay partnership formation. So ngayon magbibigay ako ng examples tungkol sa partnership formation. So ito ang first example. K, L, and M form partnership. K invested cash for a 40% interest in the partnership. L invested equipment with fair value of 80,000. M invested inventory with fair value of 60,000. The equipment was subjected to mortgage in an amount of 20,000, which is to be assumed by the partnership assets. So, ito yung tanong, which is to be assumed by the partnership assets. So, una, ilagay muna natin yung mga nabanggit na dito sa problem. So, nabanggit dito na si K nag-invest siya ng cash na 40% interest ng partnership. So, hindi pa sinasabi yung exact amount. So, ilagay muna natin kay K yung 40% niya para hindi tayo malito. Tapos, si L, ang amount ng in-invest niya is 80,000. So, dito natin ilagay 80,000. Tapos, yung kay M naman, 60,000. Sinabi dito na yung equipment daw ay nagsasubject sa mortgage na ang amount ay 20,000. So, yung nagbigay ng equipment ay si L. So, dito natin ilalagay yung 20,000. So, to be assumed by partnership, kaya nilagay natin dito. So, ito na rin yung total, 20,000. So, sa problem, ito lang yung mga given. So, kailangan natin i-identify ito, yung total, dito, para makuha natin yung partnership assets. So, una natin gagawin, ito. So, liability plus equity is equal to assets. So, ano dapat yung i-add natin sa 20 para makuha natin yung 80? So, yan ay 60. So, 60,000. Dito kay M, wala naman na siyang liability. So, automatic, itong 60,000 na asset, yun na rin yung kanyang equity. So, ngayon, kung ipagsasama natin to, ang sagot ay 120,000. So, 40% yung kay K. So, automatic, yung 60% dito na kay L at M. So, nag-equivalent itong 120,000 ng 60%. So, next naman natin gagawin is i-identify natin yung total dito. So, ito yung gagawin natin. Itong 120,000, ilagay natin, 120,000 divided by 0.60. Kasi 60%. So, ang total niyan is 200,000. Ngayon yung 200,000, dito na yan sa total. So, 200,000 So, sabi nga natin kanina, liability plus equity is equals to assets. So, 20 plus 200 is 220,000. Ngayon dito, ano yung i-add natin sa 120,000 para makuha natin yung 200,000. So, yan ay 80,000. At ito na rin 80,000, ito na rin yung in-invest na cash. Ito na rin yung in-invest na cash ni K. So, ito na yung 40% niya. So, ngayon, ang sagot dito sa tanong na which is to be assumed by the partnership assets, itong 200,000. So, ulitin natin, ang una natin ginawa is nilagay muna natin itong mga given na, tapos in-identify natin yung percentage ni L at M. At yung sagot, i-divide natin doon sa percentage, so nakuha natin itong 200,000. Tapos yung natira, dito na natin nilagay sa
equity ni Kay. Kaya nalaman natin yung cash na ininvest ni Kay. So, ito na yung answer sa tanong natin. So, problem solved. Ang next example naman natin sa partnership formation ay ito. A, B, and C form a partnership and agreed to contribute cash based on capital interest in the ratio of 1 to 1. So, lagay natin yung ratio. If A contributed 37,500, how much should B invest? So, ngayon, ang una natin gagawin, i-add natin tong ratio na to. So, 1 plus 2 plus 1. Ngayon, ilan daw yung i-invest ni B? So, gamitin natin yung ratio ni B. So, i-divide natin siya. So, ang total dito, 1 plus 2 plus 1 is equals to 4. Tapos, itong kay B, divide natin sa 4. So, ang sagot natin dyan, 2 divided by 4 is 0.5. So, 0.5. So, lagay natin 0.5 or 0.50. Tapos, ang next, balikan natin yung kinontribute ni A. So, ang kinontribute ni A is 37,500. Ngayon, ang gagawin natin, i-divide natin to sa 0.50 na sagot na may kinalaman dun sa ratio. So, 37,500 divided by 0.50 is equals to, check natin, 37,500 divided by 0.50 is equals to 75,000. So, 75,000. Ano na tong 75,000? So, eto na yung answer natin. Eto na yung ininvest ni B. So, ganun lang siya. So, problem solved ulit. Next problem na tayo. Ang next na problem naman natin dito sa partnership formation na ito. Antonio and Bernardo decided to form a partnership. Antonio will invest equipment with book value of 80,000 with 60% interest in the partnership. Bernardo will invest cash amounting to 60,000. How much will be credited in the capital of Antonio? So, ilan yung magiging capital ni Antonio? So, kuhanin muna natin yung total partnership dito. So, una ang gagawin natin, pag-iwalay muna natin yung kay A, representative ng Antonio, tapos B for Bernardo. Tapos nabanggit dito na yung kay A na kay Antonio is 60% interest. So ilagay natin dito yung 60%. Tapos automatic 40% na yung kay Bernardo. So ang gagawin dito, yung 60,000 na ininvest ni Bernardo, i-divide natin dito sa 40%. So, 60,000 divided by 0.40. So, solve natin. So, 60,000 divided by 0.40. Tama ba? Equals to 150,000. 150,000. Ito na yung total partnership. So, total partnership. Para makuha yung ininvest ni A, yung capital ni A, i-deduct natin yung total partnership sa capital ni Bernardo, ni B, which is 60,000. So, ang sagot dyan, oh my gosh, 150,000 minus 60,000, 90,000. So, 90,000. So, ito na yung capital ni A or Antonio.
So, Antonio's Capital. So, ito na yung sagot. So, ayun lang guys. Ganun lang ang partnership formation.